Sige sir, isang hakbang po. Ganas. Tanda po. Wait lang po. Ganas. Isa muna po. Baba po. Sige po. Okay po. Isa po. Ganas. Bang po ulit. Ganas. Very good. Isa pa po. Tapos isa po ulit. Ganas. Si Linus. Linus. Si Linus. Si Linus. Tagal na. Di pa ba kayo okay ng dad mo? We're not talking to each other. He's trying to reach out, pero lagi na lang kami nag-aaway every time na nagtatry kami mag-usap eh. But at least he defended me kay Tito Giselle. That's why I'm still here in Apex. Eh, si dad. Dad mo. I mean, how is he? How's his progress? Ayun. Improving naman yung injuries niya. Pero, tulala pa din. Lagi pa rin si Tito Lin na tinahanap niya. Harry. Attorney. Napadal po kayo. Harry, I have good news. Na-finalize na ang pag-urong ni Miss Lynette Santos sa kaso niya kay Dr. Benitez. Your dad is a free man now. Pwede niyo na siyang dalhin sa isang mental institution for his psychiatric treatment. What? Talaga po? Yes. Oh, maraming salamat po. Thank you. Thank you so much. Thank you. Dad! Dad, narinig niyo po yun! Dad! Dad, narinig niyo po yun! Dadalhin na daw po kayo sa isang psychiatric facility. Doon na daw po kayo magpapagaling. Talaga? Nandun ba si Lynette? Wala po, Dad. Pero andun po ako. Magpapagamot po tayo doon at doon po kayo gagaling. Hindi po kita papabayaan. Ako po bahala sa'yo. Hindi! Hindi ko sama! Sabi na samahan niya ako doon! Pero Dad, gagalin ka po doon. Kasama niyo po ako. Ayoko sa inyo! Gusto ko si Lynette! Gusto ko si Lynette! Ayoko! Dad, andun na nga po ako. Hindi po kita papabayaan. Ayoko! Sasaktan lang ako doon! Ayoko doon! Hindi ko sasama niyo! Hindi ko sasama sa inyo! Sir, excuse me po. Kami na bambahala. Hindi! Gusto ko si Lynette! Hindi ko sasama sa inyo! Gusto ko si Lynette! Bitawan niyo ako! Alam ko. Gusto ko si Lynette! Dapat masaya ako eh, dahil technically, hindi na siya kriminal. Kaya lang, dadalhin din naman siya sa mental facility. No, I'm not her. I am Attorney Lara Cecilio, the legal counsel for Madame Dubois in the Philippines. Oh, I'm Giselle Tanyag. Nice to meet you. Nice to meet you too, ma'am. And this is my brother, Doc R.J. Tanyag. My pleasure. Nice to meet you. Have a seat, ma'am. Okay. All of you. Mr. Abordone. Thank you, Angel. I'm sorry that Madame Dubois was not able to make it to this meeting. She's still in Paris. Nagka-emergency kasi sa Landor, kaya ako yung pinadala dito sa meeting. Landor? That's one of the biggest textile companies in Paris. That's right, and Mrs. Dubois owns it. Well, actually, pinamana sa kanya ng kanyang late husband. Oh. I see. So, when siya makaka-uwi para we can meet her? Well, actually, right now, she's in Paris. She has to go to Dublin for a wedding and then to Frankfurt. Tapos babalik siya sa Paris to take care of her other businesses maliban sa Landor. So, siguro, next week, kapag na-finalize na ang contract, she will be happy to meet with you. Oh, well then, consider it a done deal.
Ate. Obeng, Landor is like one of the biggest textile companies in Paris. It would be an honor for us to have her as a partner in Apex. Attorney, I would be so happy to welcome her into Apex as one of our partners. Inaayos na lang po yung pag-transfer ni Dad sa psychiatric facility. Harry, pag okay na yung kay Doc Carlos, pagtuunan mo naman yung sarili mo. Alam mo, kailangan mo na rin talaga mag-move forward sa buhay mo. Oo, Adeline. Tama. Basta, Harry, nandito lang kami para sa'yo. Maraming salamat po pala sa inyo, Tita Lynette. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ni Dad sa inyo, iniisip niyo pa rin po yung kapakanan ko. Hindi po kayo nagalit at hindi niya po ako pinabayaan. Kaya siguro ganun lang po yung pagmamahal ni Dad sa inyo. Gusto ko makita si Carlos. Nay, wag na po! Baka mamaya malala po yung maging reaksyon niya. Masaktan ka pa po niya. I agree po with Adeline.